Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dumating na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Brussels, Belgium para dumalo sa commemorative summit ng Association of Southeast Asian Nations at European Union. Ayon sa Office of the Press Secretary, lumapag ang eroplanong sinasakyan ng Philippine delegation sa Brussels International Airport 2:55 ng madaling araw oras sa naturang bansa o 9:55 ng umaga Manila time. Nakatakdang makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Belgium at Luxembourg. May nakatakda ring bilateral meeting ang Pangulo sa leader ng naturang bansa maging sa Estonia, Czech Republic, Spain, Denmark, Germany at iba pang miyembro ng European Union. Sa naturang pulong, inaasahang isusulong ng Pangulo ang kooperasyon sa agrikultura, kalakalan at maging ang maritime ties. Sinaksihan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, ang demilitarization ng higit sa 300 mga armas sa headquarters ng 6th Infantry Division sa Maguindanao. Ang okasyon ay isa sa highlights ng pagbisita ng AFP Chief sa Army Headquarters ngayong holiday season. Nasa 307 na assorted firearms na nakumpiska at isinuko ang isinailalim sa demilitarization. Binisita ni Bacaro ang iba't ibang kampo upang i-boost ang moral ng mga sundalo na hindi makakauwi sa kanilang pamilya sa Kapaskuhan. Hindi inirerekomenda ng Department of Health o DOH ang COVID-19 antigen tests para sa screening ng mga dadalo sa gaganaping Christmas parties. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, accurate lamang ang resulta ng antigen test kung may sintomas ang kukuha nito, kaya maaring mag-false positive o false negative ang resulta. Payo ni Vergere, panatilihing naka-mask, suriin ang sarili at huwag dumalo kung makaramdam ng sintomas o na-expose sa positive individual upang hindi makapanghawa sakaling positibo sa sakit. Nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa mga empleyado ng gobyerno na iwasan ang solicitation o pagtanggap ng regalo mula sa kliyente kahit panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay CSC Chairman Carlo Nograles, magalang dapat natanggihan ang ibinibigay ng kliyente o aplikante dahil ginagawa lang ng government employee ang trabaho nila at may buwan ng sahod na natatanggap mula sa buwis ng taong bayan. Ayon sa CSC, ipinagbabawal ang pagtanggap ng regalo kaugnay ng transaksyon sa gobyerno tulad ng nakasaad sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dagdag pa ni Nograles, nasa ahensya ang desisyon kung maglalabas ito ng no-gift policy sa mga opisyal at empleyado. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.